Okay, nilampaso nga ba ni Geely GX3 Pro ang Toyota Race? For today's video, aalamin natin ang 10 bagay na pagkakaiba ng GX3 Pro at ng Race. Para sa videong ito, ikukumpara natin yung pinakamalapit na kapresyo ni GX3 Pro CVT ang Race G. Okay? Let's start. Number 1 sa dimension. Sa length, mas mahaba ang Race G ng 25mm or 2.5cm. Sa width, mas mahaba ang GX3 Pro ng 50mm or pwede mo nang sabihing 2 inches. Sa height, mas mataas ang Race G ng 30mm or 3cm. Sa wheelbase o yung haba mula front wheelbase hanggang rear wheelbase, mas mahaba ang Race G ng 45mm or 4.5cm. At sa ground clearance, mas mataas ang Race G ng 15mm or 1.5cm. Para sa akin, panalo ang GX3 Pro. Ang 1.5 na difference sa ground clearance ay immaterial na kumpara sa 2 inches na difference sa lapad ng kotse. Ang ground clearance difference, pwede mong masolusyonan yan. Palitan mo lang na mas mataas na gulong, posibleng kaparehos na sila ng ground clearance. Pero yung difference sa lapad ng kotse, mahirap yan solusyonan. Pero siyempre, magkakaiba pa rin tayo ng pananaw dito. Okay? Number 2, sa engine naman tayo. Malaki ang kaibahan ng dalawang to. Ang GX3 Pro may 4-cylinder 16 valves at 1.5-liter engine. Ang Race G naman may 3-cylinder 12 valves at may 1.2-liter engine. May kanya-kanyang advantages at disadvantages to. Kung gusto nyo malakas, go for 4 cylinders. Kung gusto nyo matipid sa gas, go for 3 cylinders. Parehong CVT transmission pero ang GX3 Pro may 8-speed sa manual mode. Ang Race G naman, 7-speed sa manual mode. Tapos ang GX3 Pro kayang mag-produce ng 102 horsepower. Ang Race naman ay 88 horsepower lang. Pagdating sa top speed, assuming na parehas yung weight ng sasakyan, mas mataas yung top speed ni GX3 Pro. Pero sino nga ba yung madalas gumagamit ng top speed? Baka nga maabutan pa tayo ng 10 years, di pa natin ito nasusubukan. Sa torque naman tayo. Para sa akin, ito yung pinakagamit. Ang GX3 Pro may 142 Nm. Ang Race G naman kayang mag-produce ng 113 Nm. Based on paper, malakas ang hatak ng GX3 Pro kasing lakas na niya ang Race Turbo. Pero iba-iba tayo ng opinion dito. For me, ang panalo, Race G. Kasi andito tayo ngayon kasi gusto natin budget na crossover. Tapos budget din sa gas. Hindi yung pang-racing na kotse. Kung ang 1.2 pwede na, bakit pa tayo magwa-1.5? Oo na, malakas yung 1.5. Pero mas matipid naman sa gas ang 1.2. Pero syempre, depende pa rin yan sa gamit mo sa sasakyan. Kung laging ang loaded or kung lagi kang aakyat, mas maganda or mas bagay sa'yo ang GX3 Pro. Pero kung nasa probinsya ka naman at gusto mo matipid sa gas, mas bagay sa'yo ang Race G. Okay? Number 3, fuel tank capacity. Ang GX3 Pro may 45 liters fuel tank capacity. Ang Race G naman 36 liters fuel tank capacity. For me, tabla lang sila. Nasa sa'yo yan, may kanya-kanyang advantages at disadvantages. Number 4, spare tire. Ang Race G full-size na, same mags pa, 205-65 R16 alloy mags. Ang GX3 Pro, naka-temporary tire lang, or donut tire. For me, panalo ang Race G. Ako kasi madalas mag-travel. Gusto ko yung spare tire na pinalit ko, di na ako mag-worry. Doon ako sa full-size kasi gusto ko mas safe. Kung busy kang tao, mag-full-size spare tire ka. Kung marami kang time na pupunta ng shop, you can use donut tire. Kung sasabihin nyo na ang donut tire space saver, gaano ba kalaki yung nasisave mo na space? Nagagamit mo ba talaga to? Ikaw na mag-decide. Okay? Number 5, headlamps. Ang Race G split type LED. Ang GX3 Pro, naka-projector pero naka-halogen. Para sa akin, panalo ang Race G. 2023 na, dapat kulay puti na yung headlight natin. Number 6, sunroof. Ang GX3 Pro, meron. Ang Race G, wala. Para sa akin, panalo ang GX3 Pro. Mas mabuti nang meron kang ganitong feature kaysa wala. Para naman hindi maging boring yung trip natin. Ang sasakyan natin, hindi lang yan basta-basta sasakyan. Parte na rin ng buhay natin. Yan. Kaya kung boring yung sasakyan mo, posibleng maging boring din yung buhay mo. Number 7, meter cluster. Ang Race G, 7-inch multi-display. Ang GX3 Pro naman, analog or Optitron lang na may 3-inch fixed digital display. Para sa akin, panalo ang Race G. 2023 na, dapat multi-display na yung meter cluster natin. Yung digital kasi, fixed lang yung lumalabas dyan. Whereas yung multi-display, parang naka-tablet yung display mo. O sa Race G, igigreet ka pa kapag ka-birthday mo. Okay? Number 8, cruise control. Ang GX3 Pro, meron. Ang Race G, wala. Para sa akin, panalo ang GX3 Pro. Laking tipid sa gas pag merong cruise control sa expressway.
maiiwasan mo yung unnecessary apak sa gas. So mas fuel efficient sa gas pag meron ka nito. Yung iba ginagamit to for comfort. Maraming din nakakaalam na sobrang laking tulong nito sa fuel consumption. Dapat kasi pag nagda-drive tayo as much as possible, constant yung RPM, hindi magalaw. Kaya kung may pagkakataon kayong gawin ito, lalo na sa expressway, gawin mong constant yung RPM mo, huwag magalaw. Okay? Number 9, price. Ang GX3 Pro may presyong 878,000 pesos. Ang Race G naman 936,000 pesos. Ang difference niyan 58,000 pesos. Syempre panalo ang GX3 Pro. Okay? At panghuli, ang after sales services, particularly yung PMS. Ang Race G free PMS up to 20,000 kilometers. Ang GX3 Pro naman free lang yung 1,000 kilometers na PMS. Syempre panalo ang Race G. Sino ba namang ayaw ng libreng PMS? Makakatipid tayo ng 5,000 to 6,000 pesos. Times 4, so makakatipid ka lang ng 20,000 to 24,000 pesos. Panggas mo na rin yan for 6 months. Okay? So, nilampaso nga ba ng GX3 Pro ang Race? Comment nyo guys! Maraming salamat sa panonood. Please subscribe po sa akin channel.